This episode is brought to you by Leo Bato and Associates, ang realtor na pato. This episode is brought to you by Dr. Lourdes Capulong. Ang ganda, Sir Eugene, that we're talking about the aspect of time, because diba, like chess is a mental game, but then again, it teaches you how to look at life. And then, ang ganda ng analogy na nandun yung time, because parang buhay din. Ang like, galing mo ah. Parang ano ka, grandmaster ka sa buhay ah. Pero diba? Hindi, totoo yun. Alam mo, na-realize ko lang yan a little bit later. Dati, puro lang ang isip ko, yung chess, yung mga good moves sa chess. Right. Sabi ko, ba, grabe ka naman, Eugene. Hanap ka ng hanap ng good moves sa chess, pero yung tirada mo sa buhay, mayroon kang mga blunder. But at least, okay. So, tama pala na kung naghahanap ka ng mga good moves sa chess, gawin mo rin sa buhay. Sa buhay. So, ano ba yung mga blunder sa buhay? Ah, sigarilyo, yes. Yung mga ganon, yung mga bisyo, di ba? Yung pagpupuyat, yeah. Yung pagsusugal, yung mga bisyo, alam na natin yun, yes, kung ano yun. Yes. Kung sa chess yan, puro mga blunder yan o bad moves. Right. At kung tinitignan mo ngayon, kung nilalaro mo sa isang computer yan, at mali yung mga tirada mo, nagiging negative yung position mo, negative. Galing, ganon din yan sa buhay. Parang pag puro mali yung tirada mo, blunder, nagni-negative, yes, yan. Yes. Pagka good moves naman, nagpa-positive, yes, yan. Plus one. Ay, position ko ngayon, plus two na. Okay. Yes, yes. So, yan eh. Kaya nga, minsan pag may ano ko, chess is like life. Which is true eh, di ba? I mean, I think dapat nga yan tinuturo sa ano eh, sa school eh. Kaya lahat tayo matuto mag-chess and all that. You mentioned computer. And kanina binanggit ko si Big Blue. Nung binigay ng IBM yon, yung Deep Blue. Yung Deep Blue, di ba? What was going on through every grandmaster's head na you guys are going to go up against AI, artificial intelligence? At that time, sila Kasparov, siya naglaro eh. At that time, parang ang feeling pa, may laban pa yung human, yeah. Human brain. Human brain, oo. Pero in no time, na-realize na eventually mahirapan yung ano, ang human mind sa compare sa computer. And true enough. Ngayon, dati may match pa yan. Yeah, ngayon. Nagma-match pa yung magaling na grandmaster from England. Magaling yan ha, si Adams. Nag-match siya sa mayroon pa earlier, talo. Kasi weaker naman. Matatalo pa si Deep Blue. Hindi. Iba na yan. Hindi, talo yung ilang grandmasters okay, pa. Ngayon, si Adams kasi, magaling-galing na yan. High caliber na talaga. Talo pa rin. After that, alam ko, wala na. Hindi na nag-match yung tao sa computer. Kasi yung score nun, out of 6 games, 5.5, 1 half. What? 5 wins yung computer and 1 draw. Oh, so doon nakita na hindi na kakayanin ng tao ang computer. And you know, is that something we have to accept na or hindi pa lang napapanganak yung mga batang makakatalo sa computer? No, we have to accept that na hindi kakayanin ng tao ang computer, at least sa chess, yeah. I don't know sa iba. Kasi ang tao una-una, nag-depreciate eh. Right. Ang computer, pagaling lang ng pagaling, at tapos hindi napapagod, hindi napupuyo. So, yun nga, no? So Sir Eugene, pretty much, pag tinignan natin yung likod nun, ang computer, magaling mag-extrapolate ng data, ng mga moves na pwedeng gawin ng kalaban, right? Oo. Ibalik natin sa buhay, like, do you find yourself anticipating what people are going to do? Like, can you smell bullshit? Like, sa edad nyo, sa experience nyo, pag alam nyo itong nakasalamu ako na itong klaseng taong to, alam ko walang maganda may... Are you able to sense that already beyond chess? Mm,
hindi naman na hindi agad ako nag-aano sa tao. Eventually makikita mo rin. Yeah, no? Yeah. Pero kailangan merong ano muna experience yes. O time. Yes. You have to give time to see kung okay ba o ano naman itong taon to. So, pero minsan meron akong nadidinig na itong taong ito, ganito. But I have to witness. Amen. Still pa rin. Yes. Talagang totoo. Mahirap kasi yung hearsay. Oo.